Ang tawag po sa kondisyon ko ay lymphangioma. So, nag-start po yung aking sakit po or tumor po nung 4 years old po ako. Laki. So, dun sa pangatlong operation na yun po, unsuccessful po siya. Kasi hindi daw siya pwedeng tanggalin lahat dahil nagbe-bleeding po. At saka, ano po, yung ugat ko. Kaya po ako nagti-TikTok kasi gusto ko pong makita sa kanila kung ano yung mga ginagawa po ng normal na tao. So, yun din po yung nagagawa din po namin. So, yun lang guys sa mga gustong gumamit ng makeup na first time. Inaalagaan ko ang mata ko sa pamamagitan ng paghugas nito kasi wala po akong maintenance na gamot. Ang tawag po sa kondisyon ko ay lymphangioma. So, nag-start po yung aking sakit po or tumor po nung 4 years old po ako. Yun po yung pinakauna nakita nila mama at ni papa na merong parang lunal dun sa eyeball ko. So, pumunta po kami sa pinakamalapit ng ospital dito sa Dumaguete. After having 2 operations and her eye removed, the size of the tumor was still the same. Christelle and her family borrowed enough money to have another operation in the hope that the tumor could be removed. Ang kanyang size. Sa pangatlong operation po, doon na po naisipan ni Papa na baka pwede nang tanggalin lahat para hindi na po siya parang ganito kalaki. So, dun sa pangatlong operation na yun po, unsuccessful po siya. Kasi hindi daw siya pwedeng tanggalin lahat dahil nagbe-bleeding po. At saka, ano po, yung ugat ko sa mata, parang pa, ano na po, papunta ugat sa utak ko. Ano lang ako sa Diyos na ano, baka may ibang way ang Panginoon para sa atin. Dahil mahal kita eh, anak kita eh. Kahit anong gawin ko, wala akong magawa sa'yo. Noon, Diyos na lang, panalangin. Tapos, yun, dami nang nagastos nating pira. One week natin yung kinain, kalahating kilong bigas. Tapos, humiga ako ng karton sa labas ng hospital dahil hindi ako makapasok. Anong gagawin mo mamaya pagkatapos mo kumain? Mag-video ako, magre-record ako dun sa first time na makeup tutorial. Wow. Propose ko sa TikTok. Galing. Ako, sikat-sikat ka na ngayon ah. Hindi, hindi kaya. Record lang. Galingan mo pa. Baka mapunta, mag-artista ka na lang. Naka foundation ate. Para asagan ini shot sa lips no. Na may pencil put ani katong sa kanang eyebrow. Nung bata pa po ako, binubuli ako ng mga classmate ko dun sa school. Naisipan ko na rin na mag-drop out kasi hindi ko na din po talaga alam kung ano yung gagawin ko dahil wala po akong kaibigan that time. Pero yung nagpapamotivate po sa araw-araw na pagpasok ko is yung mga parents ko po. In the beginning, Christelle was hesitant about starting TikTok due to potential online bullies. Kaya po ako nagti-TikTok kasi gusto ko pong makita sa kanila kung ano yung mga ginagawa po ng normal na tao. So yun din po yung nagagawa din po namin. Sa ngayon po, meron akong 119,000 followers po sa TikTok. So, since first time ko gagawin, try na lang po natin. So, konti na lang yung lalagay natin kasi lalagyan natin ito ng powder mamaya. Ayan, parang okay na. Yung susunod na gagawin natin is yung pag-eyebrow. Oo, iniingatan ko po na huwag siyang galawin kasi baka magkaroon din ng makeup sa ano sa mata ko. So, yun lang guys, sa mga gustong gumamit ng makeup na first time, yun lang yung pwede natin gawin for beginners. Pero sa amin, ano, gusto ko mawala yung bukol niya dito. Baka may mga doktor dyan na ano, manalangin ako sa may kapal na mayroon na maka, ano, maka
ano sa mata ng anak ko, yan ang pangarap ko, malaking pangarap ko yan. Kung mawala na yan, bukol sa kanyang mata, baka ako ang pinakadabis na papa sa buong mundo. Doon naman po sa merong may kapansanan, huwag po ninyong isipin na kahit na diniscriminate po kayo is wala na po kayong pag-asa. Kailangan po na ipakita natin na kahit na meron tayong kapansanan is maipakita po natin na masaya po tayo, na meron tayong magagawa kahit na meron po tayong ganung sakit.